Patay kang baul ka! Nasaan kaya ang puso ng mga kwento? Yayang! Mga apo, ginalaw niyo ba yung baul kanina? Hindi po! Lola, hindi naman po namin yung gagalawin hanggat di po nagpapaalam sa'yo eh. Siguro may isang malakas na hangin na dumaan kaya ayun, biglang bumukas ang baul. Lola, lakas-lakas naman po nung hangin na yun. Iba po, mabigat po yung takip ng baon. Ay, nako, sige na. Kumain na kayo, ha? Pagkatapos kumain, magkukwento na ako, ha? Hey, Jewel. Alisin mo nga yung bulaklak dyan sa buhok mo. Giragaya mo ba si Jasmine Trias? Hindi. Si Ate Jolina. Abang-bango kasi. Eh, Lola, ano po ba tawag dito sa bulaklak na ito? Bigay po kasi ito sa akin ni Ate Yayang, eh. Pamya! Ano ka tawag dyan? Nakakatak. Ganda naman ang pangalan. Lola, ano po yung iniisip nyo? Ba't po ang serious-serious nyo naman? Lola, maganda po ba yung kwento ng kanya? Pwede po ba, Lola, yun na lang po yung kwento nyo sa amin? Kasi pong tagal-tagal nyo na po hindi po nagkukwento tungkol sa mga flowers, eh. Oo, di kasi naman. Ay, Kuya Epoy, pinapakwento mo kay Lola yung alamat ng kanya. Kukuni naman po niyan. Alamat na lang po ng uto. O kaya po, kung bakit po may pulgas ang aso. Ikaw talaga, ha? Eh, tama naman si Jewel, eh. Matagal na kayong hindi nakakarinig ng kwento tungkol sa bulaklak. Bueno, pakinggan nyo ang alamat ng kamya. Isang uri ng bulaklak na nagsasabog ng napakabangong halimuyak. Nung unang panahon, nung panahon ng mga Kastila, may isang dalagang kung tawagin nila ay Kamya. Nag-iisang anak ni Nadamyan at ng kanyang asawa si Kamya. Ngunit sinamang palad na mamatay sa panganganak kay Kamya ang kanyang ina. Magmula ng bata pa si Kamya hanggang sa siya'y magdalaga, itinago na siya ng kanyang ama. Sinasabing pinaglihid daw sa araw si Kamya kung kaya't siya'y ubod ng puti at maging ang kanyang buhok ay hindi gaya sa karaniwan. Ito ang dahilan kung bakit ikinulong ni Damyan si Kamya upang ilayo sa mga taong manlalait sa kanyang anak. Kumain ka na, anak, ha? Ang nakala mo lang ika'y di minamahal. Ang nakala mo lang ika'y... Nalula ako! Mataas! Eh, ang baba-baba nino! Wow! Kuya! Ang daming flowers nito, ha! Dali nga! Huwag ka munang mamimitas, baka bawal. Alam nyo, pakiramdam ko, nasa flower shop tayo. Ang dami kasing bulaklak. Ang dami! Wag! Wag ka na sur, bawal nga eh! Bawal ba? Hindi naman to yata flower shop eh. Alam ha?
ng bahay to. May malay ko. Anak, bakit ka tumatangis, ha? Maglalabing walang taon na po ako. At hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita yung daigdig sa labas. Sana po, kahit isang pagkakataon lamang, bigyan niyo na po ako. Anak, ipagpatawad mo, ha? Ngunit hindi ako makakapayag na lait-laiti ka ng mga tao. Mga tao makakakita sa'yo. Iwarin mo ako, ha? Kumain ka na, anak, ha? Sa labas ng silid na ito. Bakit yun ipinagkakait sa akin ng aking ama? Kung naririnig niyo ako, kahit isang araw, kahit sandali, palabasin niyo ako. Bago man lang sana sumapit ang aking 18 kaarawan. Parang awa niyo na! Tang! Tang, palabasin niyo ako! Parang awa niyo na! Joel! Joel! Saan ka pumunta? Joel! Saan ka pumunta? Saan kayo? Joel, ano ba ang ginagawa mo? Kuya, kawawa si Ate Kamya. Palalabasin ko siya. Dito ko siya naririnig eh. Napuntigas talaga ng ulo mo. Huwag pagalawin niya. Tingnan mo lang ginagawa ng kapatid mo. Joel, ma! Joel! Siya kaputi. Parang kasing puti na singkapas. Parang kasing puti ng chok. Super puti siya. Parang bagong pula. Hindi kaya kami crossbreed. Shhh! Ano ba, Rexor? Kayo po ba yung nagbukas ng pinto ko? Salamat. Maraming maraming salamat. Kuya! Yan! Patay tayo ngayon sa tatay ni Ate Kamya. Kasi ikaw eh, pinalabas mo pa siya, Jewel eh.
Eh, Kuya, tingnan mo naman siya. Di ba ang happy-happy naman niya? Oo, Joel. Happy-happy nga. Pero ang weird eh. Merong ipo-ipong lumabas. Tapos pagbukas mo ng pinto, merong malakas na ilaw na bumuga. Tapos ang usok-usok, parang may nag-iihaw ng tinapa. Ako, hindi maganda pakiramdam ko dito. Parang there's something wrong. Kinakabahan ako. Parang, ewan ko ba, parang nagpapalpitit yata ang heart ko. Kinakabahan ako, nagpapalpitit ang heart ko. Oh, no! Palpitit? Eh, wala ka namang puso eh. Alam mo, Rextor, Jewel, sundan natin si Ate Kamya. Kasi ikaw eh, pinalabas-labas mo pa siya eh, ang tuloy. Kanina na pa ako sinisisi. Sige, halika na, sundan na natin siya. Halika na! Halika na. Hoy! Kayo dalawa! Sa kayo pupunta! Sa lahat na naman alamat, sumunta ko ng sunod. Pabihira kayo dalawa. Wala kayong magawa. Ah! Oh, oh! Ah! Nagsusumamo po ako sa inyo at nakikiusap! Na sana po pakawalan nyo lang sa sumpa ang aking anak! Hirap na po siya, Haring Araw! Mahal na Haring Araw, hirap na po ang aking anak! At hindi ko nais na ikulong pa siya! At ipagkait sa kanya ang ganda ng isang daigdig sa labas ng kanyang silid! Haring Araw! Hirap na po ang anak ko. Ipagkaloob niyo po sa kanyang kalayaan! Sa aking anak, si Kamya! Ano to? Ano yan? Encanto yan, Berto! Maligno ata yan eh! Encanto! Ah! Oh! Parang awa nyo na! Haring Araw, mawala po kayo sa kanya! Haring Araw, mawala po kayo sa anak ko! Haring Araw! Haring Araw! Kausapin niyo po ako. Mahal na Haring Araw. Mag-usap po kayo. Ah! Ah! Ah!
Nasaan na kaya si Ate Kamiya? Paano pa siya mababalik doon sa bahay nila? Kung patay tayo sa tatay niya. Oo kasi, nalalan ko na eh. Dapat ba hindi ko na lang siya binalabas? Hindi naman kita sinisisi. Saan ba yun ang gagawin? Saan yun? Si Tisa yun! Si Tisa! Ay! Ay! Ate Kamiya! Sinong lolokohin mo? Hindi ka impacto! Robot ka! Robot! Robot na tanga! Nasaan yung matandang yun? Ungal! Bumalik ka dito! Sinabihan mo ba akong tangang robot? Nasaan ka? Magpakita ka! Nasaan na yun? Bakit nawawala? Nasaan? Saan makita niyo ba? Teka! Gusto na ba sa ganitong panahon yung robot? Ano? Ate Kamiya, halika na. Bumalik ka na dun sa bahay mo. Baka hinahanap ka na ng tatay mo. Hindi! Hindi ako babalik dun! Ibibilanggo niya ako ulit! Kamiya! Uy! Ate Kamiya, bumalik ka dito! Kamiya! Well, eh boy! Bumalik kayo! Pabihirang Kamiya yun! Wala kang utang na loob, Tisay! Pagkatapos kitang tulungan, iiwanan mo ako! Hindi ka malang bumeso! Sinuway mo ang ating kasunduan, Damian. Pinalabas mo ang iyong anak. Hindi po, Haring Araw. Nakakamali po kayo. Kaya nga po ako nagpunta rito. Para huhilingin sa inyo na tapusin na ang sumpa sa aking anak. Baliin nyo na ang sumpa sa aking asawa. Baguhin nyo na po ang kanyang anyo. Parang awa nyo na po. Sinungaling ka, Damian. Pagmasdan mong mabuti. Anak. Ngayon, Damian, ipagkakaila mo pa bang pinalabas mo siya? Hindi ko po alam to. Hindi ko alam kung paano siya nakalabas sa kanyang silid. Ngayong nakalabas na siya, mamili ka, Damian. Kukunin ko siya o ikaw ang kukunin ko? Huwag po, Ari. Ari Araw, maawa po kayo sa kanya. Maawa po kayo sa anak ko. Huwag po. Huwag po, Ari Araw. Mahal na, Ari Araw. Kukunin niyo ba ako? Makakalaya na ba ang anak ko? Magbabago na po ba ang kanyang anyo? Mamumuhay na ho ba siya ng tulad ng isang pangkaraniwang nilalang? Mahal na Haring Araw? Patawarin niyo ako, Inang. Sinuway ko yung kagustuhan niyo ni Tatang. Gusto ko lang naman makita yung panlabas na daigdig eh. Kahit sandali lang. Kamiya, anak. Dapat malaman mo ang katotohanan upang lalo mong maunawaan. Bago ko pa lamang makilala ang iyong ama, inialay na ako ng aking lipin sa Haring Araw. At kasabay nun ang pangako ng aking mga magulang na hinding-hindi ako mag-aasawa.
Ngunit, umibig ako sa iyong ama at sumama ako sa kanya. Isinumpa ako ng Haring Araw at sinabi niya ang magiging supling ko ay magiging kamukha niya rin. At habang panahon kukutyain ang mga tao. Kaya't nung sinilang kita na ganyan ang iyong anyo, itinago ka namin ang iyong ama. Inang hindi na ako natatakot na kutyain. Sapagkat alam ko na tao rin ako at nalikha ako ng Diyos ng kalangitan. Kamya, kailangan magpakasakit ng iyong ama ngayon nakalabas ka na upang makalaya ka sa sumpa na lilaan para sa akin. Buhay niya magiging kapalit ng iyong kalayaan. Anong ibig niyo sabihin, Inang? Sa sandaling ito, Kamya, iaalay ng iyong ama ang kanyang buhay kapalit ng habang panahon mong kalayaan. Ganun kanya kamahal, anak. Hindi! Inang, nasa na siya! Hindi ako papayag na kunin siya ni Haring Araw. Nasa na siya, Inang! Haring Araw, kunin niyo na po ako! Kapalit ng kalayaan ang anak ko! Sa huling pagkakataon, Damian, ang buhay mo o ang mapasa akin si Kamya? Hindi! Hindi mapapasa inyo si Kamya! Mamamatay muna ako bago niyo siya makuha! Tatang! Kamya! Umalis ka dito! Umalis ka dito! Tatang! Haring Araw! Parang awan niyo na huwag niyong kunin ang ama ko! Kamya! Anak! Haring Araw! Umalis ka dito! Haring Araw! Sinumpa niyo ang aking ina! At ako ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang aking ama! Kung hindi ko lang siya sinuway, hindi po kayo magagalit! Kaya Haring Araw, ako na lang ang kunin niyo, huwag na lang ang ama ko! Huwag niyo lang kunin! Kamya, anak! Huwag! Huwag! Kamya, huwag! Paalam, Tatang. Kamya! Natatakot ako. Baka kasi matunaw ako gawin akong kutsara. Kamya?
Tam, hindi po ako mawawala sa inyo. Hanggat naaamoy niyong halimuyak ng mga bulaklak na yan, naririto lang po ako. Kamya? Kaya po pala ang bango-bango ng kamya at ang puti-puti. Ay, at hindi lang yon. Ginagamit din ang kamya kung saan-saan. Sa pabango, sa gamot, sa sabon, at saka madalas din ito makita dun sa mga bouquet sa kasalan. O, epo eh. Piruhin niyo po, Lola. Oh. Ngayon ko lang po nalaman na meron po palang bulaklak na pangalan po ay kamya. Correct. Pero po, Lola, grabe rin po si Mang Damyan. Kahit po na ikamatay niya, basta po, huwag lang pong kunin nung haring araw si Kamya. Love na love po talaga niya si Kamya, Lola. Ganun talaga. Ako rin, ay ikamamatay ko kung masasaktan kayo. Kukunin kayo ng masasamang tao sa akin. Ay, hindi ako makakapayag. We love you po, Lola. Ako, mga apo, I love you too. Oh, eto tatandaan nyo, ha? Ang tunay na pagmamahal, nakahandang magsakripisyo alang-alang sa minamahal. English po, Lola. Love is forever. yes po. Ay, naku, Yayang. Naiwan mo yata itong basahan na to, eh. Ay, opo, naiwan ko nga po itong basahan ko. Ay, este, basahan niyo po kasi sa inyo naman po itong bahay, eh. Basahan po siya. Yayang, sa susunod naman, ha, pag hindi ko sa'yo pinapalinis ang baul, huwag mo nang gagalawin. Ako na lang ang maglilinis nun. Eh, kasi naman po, Lola, kung kaya ko naman pong gawin, eh, di ba kung marami po kayo... Yayang, sana naman maging masunurin ka. Opo, Lola. Sorry po. Sige. Jewel! Alam mo ba yung mga bata wala pa 6 years old, hindi pa dapat magtrabaho? Hindi. Pwera na lang kung kasama nila ang parents nila, o guardians nila, o family members nila, family business nila. E paano yung mga artistang bata? Pinapayagan naman rin eh. Basta, public entertainment and information. Pero meron din dapat working child's permit. Meron pa palang ganun? E saan? Sa Department of Labor and Employment. Bago sila mag-tape o mag-shooting. Bakit naman kaya ganun? Dahil gusto ng government natin na pangalagaan ang mga bata para hindi sila abusuin at apihin. Halika na, kuya. Magpakwento na tayo kay Lola. Tara!